Alamin natin kay Irene Perol, biyahe ng mga barko, balik, operasyon na raw ba? Okay, Irene, anong latest? Yes, good morning, Danny. Balik biyahe na nga ang mga barko sa Bicol matapos na muling payagan ng Philippine Coast Guard. Mm-hmm. Base sa advisor nito kaninang alas 2 na madaling araw. Mm-hmm. Alas 8 ngayong umaga ay may isang barko na sa Matnog Port sa Sorsogon ayon kay Achilles Galibes ng Matnog Philippine Ports Authority. Ilang pasahero at mga sasakyan na rin papuntang Visayas ang nakapila na simula kagabi na magpapasok ng PPA kasunod ng pagbuti ng panahon sa Bicol. Ayon pa kay Galindez, higit 2,000 ng mga pasahero ang nabilang nila kahapon habang nasa 700 naman na mga sasakyan ang nakapila papuntang Visayas. Uunahin raw muna nilang pasakayin ang mga bus para mabawasan rin ang mga stranded na pasahero. Tatanong naman kung lahat ng nakapila na pasahero at sasakyan ay makakaalis ngayong araw. Depende raw ito sa bilis ng pagdating at pagbalik ng mga barko ayon sa Matnog PPA. Inaasahan pa ang pagdami ng mga biyahero na uuwi para sa undas. Paalala naman ng Matnog PPA sa mga biyahero, mandatory pa rin ang pagsuot ng face mask sa public transport at kasama rito ang mga sasakyang pandagat. Sa ngayon, gifted na storm signal sa kalakhan ng Bicol at bumubuti na rin ang panahon, maliban na lamang sa Camarines Norte at northwest portion ng Camarines Sur. Balik sa inyo, Danny. Irene, kamusta ang weather diyan ngayon sa Bicol? Sa ngayon, medyo makulimlim, pero maayos na siya compared to yesterday. Hindi na siya umuulan. Okay, pero ang power, yung kuryente, at saka yung mga possible na ba lahat, yung, let's say, yung Maharlika Highway going to Sorsogon? Oo, karamihan naman kasi, pag tinatanong ko nga kahit yung Katanduanes, unang naglandfall, yung bagyo, sabi nila, hindi naman siya ganun kalakas yung naramdaman nila. Okay. Kasi palagi ang comparison nila, yung Typhoon Rolly noong 2020. So ngayon, hindi naman masyado naapektuhan, nag-brown out lang noong madaling araw kahapon, pero nakabalik naman yung karamihan na ng mga supply ng kuryente. At yung may mga naging unpassable for a while na mga daanan, pero kaagad naman na nagsagawa ng clearing operations, yung mga MDRRMOs ng mga bawat bayan. Okay. Miss Irene, kanina po nag-abiso na pwede nang bumiyahe at least doon sa Visayas and Mindanao. Ganon din po ba ang sinabi dyan sa inyo? Yes, 2 a.m. nag-advise si Philippine Coast Guard, kaya nga yung Matnog Port, parang kagabi pa lang, nagpapasok na sila ng mga pila. Kasi during the typhoon, binawalan nila yung mga stranded sa loob ng port. Pinahanap nila ng mas ligtas na lugar para sumilong kahit yung mga sasakyan. So ngayon, may biyahe na ulit. Although, as of 8 a.m., isa pa lang yung barko na nasa loob ng Matnog Port. Mm. Irene, kasi maganda na rin ang sitwasyon in terms of weather, no? Forecast dito sa Metro Manila. May info ka ba kung pwede na lumipad from Manila to, yung air travel from Manila to Legazpi? Oo. Actually, may isang na-cancel na flight kanina, yung Cebu Pacific. In fact, hindi lang yung Manila, Cebu, pati yung Naga na ilang flights ang na-cancel ng Cebu Pacific. Yung Virac, yung Masbate, yung Naga at Legazpi this morning. Pati Legazpi. Oo. Okay. Mm-hmm. Sige. So, okay. Ganun pa rin. Canceled pa rin ang mga flights for today, di ba, yes. Irene? For this morning at least, sila yung nadagdag. Aabangan natin kasi several naman, like sa Legazpi, ilang flights meron. Baka magkaroon sila ng mamaya. Kasi marami, patuloy yung mamaya flight. Kasi marami yung nag-aantabay pa rin makahabol sa undas, Irene. Di ba, yes, gusto? Kasi may dalawang araw pa tayo natitira, Monday, Tuesday, di ba? Yes, oo. Sana nga, bumuti lalo yung panahon. Kasi kung mabuti man dito, kung sa Manila ay hindi pa rin, or kung saan man manggagaling yung mga aircraft, sana maging maayos na ang panahon. Okay. Obo, pag may mga gustong bumalik biyahe, may mga abiso na po ba na pwedeng tignan ng kanilang social media pages o tawagan ang mga airline. Opo, airlines, yung mga mga barko na sasakyan, mga pantalan, you mean? Oo. Meron naman, I think yung mga provinces may kanya-kanya silang mga Facebook pages na pwedeng ma-check kung updated naman, like halimbawa, yung Katanduanes updated naman 'yan, yung sa Sorsogon updated, yung mga provincial
information pages ng bawat dalawigan na pwedeng ma-check ng mga babiyahe. Alright. Okay, maraming salamat sa update.